Pinangungunahan pala mga idol na ito ni Stephen Curry ang buong NBA since 2017 to 2018 pagdating sa playoff ISO scorers. Nasa likuran niya nga mga idol itong si Chris Paul, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Kevin Durant, LeBron James and James Harden. Big names mga idol ang kanyang kakumpetensya pero siya ang number 1. At per isolation nga neto ni Stephen Curry mga idol ay gumagawa siya ng 1.29 points para sa kanyang team. Iyan nga ang resulta mga idol ng pagiging magaling na ball handler neto ni Stephen Curry at ang kanyang abilidad na sumuot kahit saan partipayan ng court. Malaking tulong yan para kay Stephen Curry bilang maging number 1 mga idol since 2017 pa. At pagpapatunay nga rin ito mga idol na itong si Steph Curry talaga ay skilled. Foundation ng isang magaling na ISO player mga idol yung skills. Nakakita na ba tayo ng magaling na ISO player tapos hindi marunong mag-dribble? Wala naman diba mga idol? Itong si Chris Paul, itong si Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Kevin Durant, LeBron at lalo na itong si James Harden ay magagaling nga pagdating sa kanilang dribbling skills. Tapos dinagdagan pa yan mga idol ng kanilang shooting at ayan, sila ang mga top players sa NBA since 2017 to 2018 na playoff ISO scorers. At mas lalong mahirap pa nga gawin itong stats na to mga idol dahil sa playoffs. Alam naman natin na sobrang higpit na nga ng depensa pagdating dyan. Kaya naman big props dito kay Stephen Curry mga idol sa kanyang stats na to. Pati na nga rin sa mga player na nandito. Sila CP3, Butler, Kawhi Leonard, Durant, LeBron at si James Harden. At pag-usapan nga natin mga idol ang ating next balita. Na-interview ito nga si Bradley Beal mga idol kung ano ba nga daw ang magiging future niya sa Wizards. Sabi niya, "I know what my decision will be based off of. And that's gonna be where I feel like I can win. That's going to be my decision." Ang magiging desisyon niya daw mga idol ay magiging base kung saan sa tingin niya ay kaya niyang manalo. At kung ang desisyon niya ay ngayon na mga idol, ibig sabihin niya na iaalis na siya sa Wizards. Ang record nga nila last season mga idol is 35 wins and 47 losses. Napakalayo nga sa pangarap ni Bill na manalo at makapag-compete nga sa playoffs. Pero kung hindi pa naman magde-desisyon si Bradley Beal ngayong araw na ito mismo mga idol, meron pang chance ang Wizards na improve ang kanilang roster, improve ang kanilang record at mapasaya si Bradley Beal at mapastay nga sa kanilang team. Pero anyways mga idol, pag-usapan na nga natin ang ating panghuling balita na patungkol dito kay Carmelo Anthony at sa possible reunion niya sa team ng New York Knicks. Ibinalita nga mga idol ng isang New York reporter na si Mark Berman na nagkaroon na nga daw ng internal conversation ang team ng New York, ang front office nila. Nag-usap-usap na nga sila mga idol sa idea ng pagbabalik ni Carmelo Anthony sa New York. At ang rason nga nila ay gusto nilang magdagdag ng proven scorers sa kanilang team. Wala kasing player mga idol sa team ng New York Knicks yung talagang maaasahan mo na i-score every time, yung kayang umiscore every possession. At kung si Carmelo Anthony ang kanilang kukunin, perfect player nga siya mga idol. Di ba't nakilala nga siya pagdating sa kanyang scoring at gano'ng nga siya ka-unstoppable? Kaso ang problema mga idol ay medyo may edad na si Carmelo Anthony. May limitasyon na nga rin sa kanyang paglalaro. Hindi na nga siya ganun kapisikal katulad ng dati, yung nakikipagbaliyahan talaga sa ilalim. At hindi na rin siya ganun kagaling sa depensa mga idol. Nahihirapan na nga rin siyang makipagsabayan sa mga batang player. Kaya naman kung ipra-priority lamang ng New York Knicks ang proven scorer ay maganda si Carmelo Anthony. Pero kung maghanap din sila ng depensa ay baka maganda nang maghanap na lang sila ng ibang opsyon. Pero isa ang sigurado mga idol, kapag bumalik itong si Carmelo Anthony sa team ng New York Knicks ay talaga naman siguradong matutuwa ang mga Knicks fans at siguradong tataas din ang ticket sales na itong New York Knicks. Pero anyways nga mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!